Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Mga kawaran, welcome back to my YouTube channel. So today, magluluto tayo ng ating specialty na tinola. Meron ako ritong mga ilang pirasong chicken na ginamit ko last time. So meron tayong chicken. Tapos, siyempre luya na hiniwa ko na, tsaka sibuyas, bawang, tapos papaya, at tsaka manunggay. Pinainit lang natin yung ating kaserola para doon tayo magsalang. So, yan, check na natin siya kung mainit na. Ayan, so nandito tayo sa may tabi ng kanan. At ang unahin natin ay maglalagay muna tayo ng ating mantika. Siguro mga ganitong cup lang siguro. Pero kasi nag-mantika naman yung ano natin. Tutigan pa natin ng konti. So, ayan, ito yung ating mantika. Next naman po natin ang ating sibuyas, bawang at luya. Siyempre, unahin muna natin yung ating luya. Para mas ano kaagad siya. Ito yung ating luya. So, ininit natin yung ating sibuyas. Iuli natin yung ating bawang. So, ganyan po ako magluto ng ating sibuyas. The next is bawang. Mas bet ko yung maraming luya kumpara sa bawang. So, hayaan natin siya dyan. Ng bawang at luya sibuyas alam naman natin siya. Sasangkot siya naman natin yung ating manok. Natin siya ng konti para hindi nagigilid yung kapit. Kaya lang natin siya ng mga 5 minutes na masangkot siya dyan sa kalan. After nun, ilalagay natin ang ating papaya. Hayaan po natin ng isang minuto na nakalagay yung papaya para lumambot siya ng konti. Ito siya ng konting seasoning. Okay, magic sarap. So, habang nakalagay natin siya. Yung chicken natin, nagkakaroon ng konting mantika. Kaya hindi siya nag-dry. Ngayon natin masimot ng papaya yung ating panlasa doon sa manok.
Pagkatapos niyan, lalagyan natin ng konting sili kasi wala tayong dahon ng sili. Para mawala yung konting lansa. Tsaka magkaroon ng konting dilamdam. Kasi minsan pag kumakain ko ng medyo baanghang, diba? Mas masarap. Makakain ganyan kumain. So, yun. Bahal kasi ang sayote dito, kaya papaya yung ginamit ko. Pero usually, ano, ang ginagamit ko talaga is papaya para medyo may konting tamis. Lalo yung kapag medyo madilaw-dilaw na yung papaya na nilalagay natin. Wala kasi dito papaya na medyo madilaw na yun, kaya ano, hindi ako nakadili. Pero ang nabili ko lang, medyo dilaw pa siya. Verde pa siya. This is my second time na magluluto ako at magbablog, diba? Kasi nung unang ginawa ko is dessert yung leche flan. So ngayon, ulam naman, isa sa mga specialty ko na madalas kong lutuin nung nasa Pilipinas pa ako. Dalawa kasi siya eh, adobo tsaka tinola. So hindi ko alam kung ano sa Ingles ang tinola eh, chicken soup ba o ano. Basta, tinola madalas kong lutuin kasi yung mga style ng pagluluto ng lola ko, sa kanya ko nakuha kung paano magluto ng tinola. Tsaka gusto ko yung tinola medyo may pagka-creamy siya, parang malapot yung sabaw. Tsaka gusto ko konti-konti lang, ayoko na masyadong marami, yung lutang-lutang. Nakuloko kanina ng tubig para medyo mainit na yung water na ilalagay na natin. So ngayon, ilalagay natin siya ng konting tubig. Pansin nyo, medyo kumukulo na yung tubig na nilagay ko kasi nga may itatubig yung nilagay natin. Kaya mas maganda talaga kapag magluluto kayo ng tinola, make sure na magpapakulo lang kayo ng tubig para hindi masyado maagad yung karne. Kasi may tendency na kapag masyado nang lutong-luto yung karne, eh masyado nang malabsak. Kaya dapat nagpapainita kayo ng tubig, may nakahanda na kayong ato-ato sa inyo. So ayan, gumamit ako ng Knorr cubes para magkaroon siya ng konting lasa. Dito na siya sa loob. So, konting ano na lang, lumambot lang yung ating papaya. Pwede na siyang lagyan ng dahon. So, ngayon, ilalagay na po natin ang ating malunggay leaves. Moments later. So, ito na po yung ating tinola. Sarap-sarap po. Ayan. So, nandito. May special guest ako ngayon. Si Kuya Romero. Tsaka si Kuya. Hello! Ayan. So, ano na. Sisistensya na ni, ano, ni Kuya Ray yung ano, ating tinola. Hanggang dito na po ang ating episode today. So, this is my second time na pagluluto na vlog. So, I hope na nagustuhan nyo ang aking episode na ginawa today. Kung meron kayong suggestion or request, i-comment nyo lang po sa comment section down below. So, please subscribe my YouTube channel and please hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Babush na po tayo, mga ka-aura. Babush na kasi
Lalapang na po tayo. Bye-bye!